salamat po sa mga nanalangin at naging successful bagamat maulan ang panahon. Pero hindi po ito naging dahilan para hindi po matuloy ang gawain natin. Amen? So, bago po tayo mag-start, ay magkaroon po tayo ng individual silent prayer. Simulan po muna natin ang ating pong pananambahan sa panalangin. Kailangan natin ang gabay ng banal na spirito dahil may ipapangaral na naman ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at kapag tumilos po ito sa atin mga kapatid, magagamit na naman tayo mas lalo pa sa ministry. So please pray, panalangin natin ang Word of God, ipanalangin natin ang bawat isa, ipanalangin natin ang ating sarili, panalangin natin na walang magkaroon ng technical difficulties, kuryente, lahat po ay isama po natin sa panalangin. Tayo muna po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Let's pray po muna po. Teachable heart and humble spirit na sa pagtanggap, Panginoon, ang mensaheng aming pumapapakinggan, ito po ay maging hamon at ma-plant po namin ito sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, na huwag niyong kahintulutan na ang kalaban ay kikilos, kayo po patuloy na mamula, Panginoon, sa lahat ng aming pong gagamitin at gagawin, Panginoon, ngayon pong gabi. Yes, Lord, ang panahon, dalangin po namin na hindi po ito maging dahilan upang hindi po namin matanggap, Panginoon, ang inyong salita. Please give us a focus, Panginoon, attentive heart. Upang sa ganun ay ma-bless kami, Panginoon. Yes, at sa aming pong pag-uwi ay ma-revive ang aming pong mga puso at isipan at magamit, Panginoon, ang salita mo kung sa lugar na kung saan itinalagay mo po sa amin. Yes, at ano pong patuloy ang mga kapatiran na papunta pa lamang po sa inyong pong bahay panambahan. At huwag mong hayaan, O Diyos, na ang dyablo nakawin ang inyong salita sa aming puso. Yes, wala mong po ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen! Alright, so magandang gabi po muli sa bawat isa. Are you happy this evening? Alright, so alam po natin na magandang awit, papuri sa Panginoon, yes, pero walang pwedeng pumalit sa salita ng Diyos. Alam po, kayo po excited na umuwi. Ay, hindi lamang po excited na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi na po tayo magpapakataga. Tawagin po natin si Evangelist Bobby para pamulahan tayo sa Word of God. Okay, so good evening po sa lahat. At puri ng Panginoon na tayo po ay nakatandaan ko nung ito po ay tumawag si Pastor J.D. po sa akin at ang inaantay ko nun yung anniversary mo yun. Kaya sa nung na-advance at nag-usap kayo. So, mula noon ay nag-start ako ng pray, ano po yung mensahe na maaaring galing po papala po sa gabi nito. Ito pong preaching na to ay nagkalkal muna ako ng baon ko eh. Mga classic preaching po ito.
mga old class of preaching ko. The first time na na-preach ko po ito ay sa Baguio, sa Baptist Blowout. Okay? 2002. The first time na ito po ay na-preach ko doon sa grupo ng ating mga minamahal na mga Rachmanite. Okay, doon sa Taloy Sur, 2002, yung dati lang Baptist Blowout. And then, pangalawang pagkakataon po ito ay na-preach ko po sa Camp sa Lipa. O ay 2000, something like 2012 or 2013. So, pangatlo, dito sa church nito. Yeah! Yeah! So, before, buksan po natin ang ating mga Bible po sa Book of Job, chapter 1. Bago natin basahin po itong Book of Job, ay lahat ito mayo. I'll make a statement para ito po yung magbigay sa atin ng ngayon pa lang ay makuha na natin yung mensahe na nais kong ipalating yung gabi. Itong statement, there is no permanent in this world. Right. Walang permanente sa mundo ito. Bahay mo, bank account mo, kotse mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, everything this world. Ito natin ang Job chapter 1, verse 2, for the sake of time, alam natin na si Job was a perfect and upright man. And there was born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 sea asses and very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, that Job feared God for naught? Hast thou made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabines fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servant with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain thy servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, this is the painful part of where he Job. There came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest father's house. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only escaped alone to tell thee. And Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Amen. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all his job sin not,
Lord Church, God, Tuesday. Let's pray, Lord. Thank you for this wonderful night that you've given to us. Thank you for the privilege of preaching thy word, God. Yes, Lord. And I pray, Lord, that bless this message. And muli po, Panginoon, mag-usap kayo sa inyong mga anak sa magitan ng inyong salita. Bless us tonight in His name. Amen. Amen. Pwede na po ngayon ako po. Yes, amen. Ang mensahe ko po ngayong gabi po ay what you have left when you have lost it all. Kapag ka lahat ba ng bagay ay nawala na sa iyo, everything, ano na lang ang natira. Okay? Now, noon po ay 2013 po nung nagdaan po yung Yolanda po sa Pilipinas. Pero meron isang statement po dito, no? Na nais kong makita nyo. Okay, bakit yun? Sabi niya, ito si Bonte, isa sa Roman Emperor na nag-persecute sa mga Christian. Sabi niya, we have lost everything, including hope. Life becomes a disgrace and a debt, a duty. Noong pumunta po ako sa Tacloban po, noong nagkaroon ng Yolanda, then nagkuhan po ako ng mga, sabi sa Google na lang po iba, hindi ko na po nilagay lahat, ang dami ko mga pictures. Alam nyo, noong Yolanda po, noong sa aircon, makikita natin, noong panahon ng Yolanda, binagyo ang Leyte and part ng Samar, at itong babaeng ito ay wala na siyang uuwian. She lost everything. Tapos, makikita po natin, okay, dito sa picture, paano mangyari sa ito? Lalo ka ng third story na bahay, dinastasan mo. And then, all of a sudden, biglang darating ang malaking bagyo at mawawasak lang yung pinagpagalan mo. Pinaghirapan mo. What you have left when you have lost it all, mga kapatid. Mapapasin po natin, ito po, ano ang Yolanda po, nakatay po yung kanyang anak. At tanong po ngayon, Rebe, kung sakaling nawala yung bahay mo, wala ka nang matitiran, wala ka nang mahal sa buhay, ang tanong ay, ano ang natira sa iyo? Meron pa ba tayong makikita sa buhay natin na sasabihin natin meron pang natira? What you have left when you have lost all? Yung mga taong ito, nag-iyakan dahil wala na silang bahay, wala ng trabaho, wala ng pagkain, maraming namatay na mga mahal sa buhay, they lost it all. Right. But the question is, ano ang natira sa'yo? Kung sakaling mawala ang lahat ng bagay sa buhay mo, trabaho mo, lakas mo, bahay mo, sasakyan mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, everything in this world, mawala sa'yo. Ang tanong, anong natira sa'yo? What you have left when you have lost it all? Yan mga kapatid, si Daisy Job po, everything nawala po sa kanyang buhay. Nawala po ang mga bagay, nawala po yung kanyang mga ari-arian, nawala po yung kanya pong mga anak na matay. Pero one thing I like, Job, sa verse 21, right. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Now, pasin po natin. First thing, bago dumating po yung mga bagay na yan, sa Job chapter 1, Job has everything. That's right. So chapter 1, verses 1 to hanggang verse 5, Job has everything. Right. Anong meron kay Job? Okay? We noticed last time in chapter 1, verse 3, his possessions were also 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 yoke of oxen, 500 female donkeys, and many servants. He was a great man. That's right. Yan po yung unang makikita po natin sa buhay po ni Job. Okay? Even better than that, it says in verse 2, that 7 sons and 3 daughters were born unto him, and he was an upright man. He was the kind of person who would be a role model for young people who want to do well in life.
talagang wala kang makikita, wala kang naipitita sa buhay ni Job. Mayaman, sagana sa buhay, hindi nagtitid na ka na, katulad namin. Amin nyo na lang po. Okay? Di ba? Gaana ka na rin lang, tinitipid mo pa eh. Okay po na. Amen. Okay. Maalala ko, minsan meron ka sa pastor, matanda na siya, lolo na. Lugot niya. Nalulungkot ako, sabi niya. Kasi alam niyo, dito na tanggap, lolo na ako. Pero ang itinalulungkot niya palalo, sabi niya, ang hindi ko matanggap, sabi niya, lolo na yung katabi ko, kawag gabi. Hindi niya matanggap, lolo na doon yung katabi niya. Okay, natapos siya, nag-preach naman ako. Sabi ko, lolo na rin ako. Ay, mga matay, mga matay. Meron ko mong ganito naman, lola ang katabi mo. Amen. Amen. So, sagana po yung buhay ni Job. Imagine mo, napakayaman ni Job. So, yung first five verses in chapter 1, Job has everything. But, sumunod na mga verses, Job has nothing. His children, his wealth, and now his health have all been taken to chapter 2 from him. Sabi sa chapter 2, tininyo, hindi lamang yung kanyang ari-arian, yung possessions niya, everything, pati po yung kanyang, pati yung kanyang kalusugan eh. Yes, sir. Ano? Pati yung kanyang kalusugan eh. Let's listen them. Okay? Makikita natin sa chapter 2. Okay? Kung saan po ay makikita po natin yung bagay po na yan. Pakihan niya nga po yun. Verse na yun. Verse 7. Pabigyan. Sa chapter 2 po, ng Job. Okay, verse 7. So, when Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown, yung pinakalas na nawala sa buhay ni Job. Actually, mamaya, meron pa pinakalas eh. Yung second to the last na nawala sa kanya, yung kanyang lakas, yung kanyang health. And then verse 8, and it took him, and then sabi ng wife niya sa verse 9, ito pinakalas yung wife niya. Okay? Then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die! Nakakalungkot po sa buhay ni Job na he lost everything in his life. Job seeing the distress of her husband. Okay? Loving him, yung kanyang wife, undoubtedly and perhaps out of a sense of love, wanting him to escape misery, says, curse God and die. Makamina ang mahal. What you have left when you have lost it all. Job moves from faith to despair. From understanding to perplexity, and then he goes into a period of deep depression and grief. Ngayong gabi ito, magbibigay mo po, pagka nawala na bang lahat sa'yo, nawala yung inyo, nawala yung bahay mo, nawala ka ng trabaho, nawala yung mahal mo sa buhay, kinalipulang ka ng mga kaibigan mo, nagkaroon ka ng sakit, wala ka ng pera, wala ka ng bahay, wala ka ng matutuluyan, ikaw ay isang hopeless. The question is, meron pa bang natira sa'yo? Magbibigay ako sa inyo ng ilang puntos na kahit na mawala ang lahat ito, meron pa rin natira sa'yo. Yes, sir. What you have left when you have lost it all? Ano pa yung natira sa'yo kapag ka nawala ang lahat sa'yo? Number one, you still have our unchanging. Amen. Mawala na ang lahat sa'yo. Pero kailan ma, hindi mawawala ang Diyos ito. Amen. We still have our unchanging God. Amen. Ang sabi po, usan po natin ang ating mga Bible, dito po sa Malakay chapter 3, verse number 6. Malakay chapter 3 and verse number 6. Buksan niyo po yun. Hindi po tayo tatakbo sa verse 10. Okay, matakot. Amen. Takot na takot mo kasi ng Malakay eh. Tapos chapter 3 pa. Amen. Okay, magaling na. Hindi tayo tatakbo sa 10. Ang verse 6 na tayo. Promise. Malakay chapter 3, verse number 6. For I am the Lord, thank God. Yeah. I change not. Yeah. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed.
kabisan. Iisip natin. Yung mga bagay sa mundo nito, yun yung lahat ng bagay na meron. Yung lahat, yun ang purpose kung bakit ka nabubuhay. Nakakalimutan natin, mawala man ang lahat ng bagay sa mundo nito sa'yo. Nahariyan pa rin ng Diyos. Yes, sir. Amen. Amen. If you have God, you still complete. Amen. Amen. Kompleto ka pa rin. Iniisip natin kasi, ang purpose lang ng buhay, yung mga material na bagay, at yung lahat na nakikita na mata natin, nakakalimutan natin na mayroong importante sa buhay na to at walang iba kung ang Diyos. Kaya our God is our changing God. Meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Magbabago yung kaibigan mo. At alikuran ka. At meron po tayong Diyos na hindi po alis. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Our God in Isaiah chapter 40 verse 28. Listen to Isaiah chapter 40 verse 38. He is an everlasting God. Ang sabi po sa Isaiah chapter 40 po. Isaiah chapter 40 and verse number 28. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse number 28. Hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. Thank God na meron tayong Diyos, huwawala ng lahat, huwawang isang Diyos na makapanggarihan, and He's still control of every situation, in love, and every single process. Bakit ako matatakot? Na mawala ang lahat sa akin kung meron naman akong Diyos. Nag-iwas na mga pangyarihan na walang imposible sa kanyang lahat ng bagay. Parang akala natin pag nawala ng lahat, parang napaka. Nandun ka sa isang situation. Si Job, hindi siya nawala ng pag-asa. Alin bakit? Dahil alam niya, meron pa rin siyang Diyos. Meron pa rin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron pa rin Diyos na He still control of everything. Meron pa rin isang Diyos na hindi nagbabago. At meron pa rin isang Diyos na kayang i-restore yung lahat na nawala sa iyo. Amen. The major parts of buhay ni Job, i-restore ng Diyos. What you have left when you have lost it all, you still have our unchanging God. Ang sabi po dito sa Lamentation chapter 3 verse 23. Lamentation chapter 3 and verse number 23. Ito po yung napanggandang verse eh. Sabi sa verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Ayun mga pastors po na lang dito. Salamat na lang meron tayong Diyos na faithful po. Amen. One of the greatest pain in the ministry sa akin for 36 years. Yung bang mga taong minahal mo, inalagaan mo, pinag-study mo, tinulungan mo. And then later on, they stab you at your back. Magsasalita ng laban sa'yo. Hindi. Okay na lang sana, iwanan ka eh. Iniwanan ka na nga, magkagaganon pa. And that's the saddest part ng ating ministry, mga pastors. Minahal mo, inalagaan mo, tinulungan mo, and then iwanan ka lang. Pero salamat na lang na kahit iwanan ka ng mga kaibigan mo, kahit iwanan ka ng mga miyembro mo, kahit na wala na ka ng, wala ka ng kasama sa church, we still have our God who's faithful and every day they are new every morning. Great is thy faithfulness. Yes, sir. Amen. Hebrews chapter 13 verse number 8. Salamat na lamang. Alam niyo, ang tao nagbabago eh. Ang mundong ito nagbabago. Pero thank God na meron tayong Kristo. Sabi sa verse 8, Jesus Christ, the same, Hebrews chapter 13, verse 8, the same yesterday, today, and forever. Wala nang lahat sa iyo. Paano natin kasi? Meron pa rin Diyos iyo. Yes, sir. Ang tao, ang Diyos na walang tao, we still got. Okay? Kung wala kang, we still got. Mananatili sa Diyos. Kahit wala ang lahat ng bagay sa mundo ko,
He is still our God. He is unchanging. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi po ng Bible, He is omnipotent. Our God is omnipotent. God is still in control. Let's turn to Genesis, Lamentation chapter 3, verse 22. Lamentation chapter 3. One thing na nakita ko dito sa Diyos na to, na kailanman ay mananatili po siyang makapangyarihan and is in control of every situation in life. Ang sabi sa Lamentation chapter 3, verse 22, meron pong magandang sinabi po dito sa verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Maaring ang tao nagtipili sa kanyang promise, sa kanyang commitment. Minsan kayo mag-asawa, dumarating yung panahon na nakasawa. Meron patay. Kasi sabi ng patay. Sabi ng lalaki, please release me. Let me go. Ito pinakamasakit eh. For I don't love you anymore. Pero kahit naiwanan ka ng mga mahal mo sa buhay, kahit na mawala na ang lahat sa'yo, we still have our unchanging God. Amen. He is omnipotent God, mga kapatid. Let's go to number two po. Number two, what you have left when you are lost it all. Number one, you still have our unchanging God. Number two, you still have the perfect word of God. Amen. Amen. You still have the perfect words of God. Amen. Ang sabi sa Matthew chapter 24, mawawala ng lahat kayo. Pero mananatili yung salita ng Diyos. Ang sabi sa Matthew chapter 24, it says in Matthew chapter 24, verse number 35, heaven and earth shall pass away. Thank God, but my words shall not pass away. Ang mundong ito ay mawawala. Lilipas ang lahat ng mga bagay ito. But thank God, we have this book that God gave us. As the generation by generation. Yes, sir. Yes. Amen. When you have lost it all, what's that? You still have the perfect one. Yes, sir. Amen. Wala ang lahat sa'yo. Ang promise ng Diyos, ang kanyang salita ay manalatili magpakailan kailanpaman. First Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter chapter 1 and verse number 23. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 and verse number 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Bukas, we still have the perfect word of God. Amen. Sa susunod na araw, I don't care kung ano sinasabi ng mga Bible scholars. I don't care kung ano sinasabi ng mga Greek professors. I don't care kung ano sinasabi ng mga Hebrew professors. But still, I believe na darating na ngayon, we still have the perfect word of God. Bukas, we still have the perfect word of God. Sa susunod, hanggang sakto, madarating na generation. Mawala na ang lahat. Nariyan pa rin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Perfect word of God in our hands. Alam niyo po mga kapatid, yes, sir. Ang salita ng Diyos, sinimbolo po siya. Sinimbolo po siya dito. Masahin ko po. May mga symbols po ang salita ng Diyos na napakaganda po mga minamahal. Napakalaga na mahalin po natin yan, basahin po natin yan sa tuwi-tuwila. Ito po yung mga symbols po ng word of God. Number one, sinimbolo po ang salita ng Diyos sa isang, okay, refining fire. Amen? Tinawag po siya ang salita ng Diyos na hammer. Kaya may time na minsan ng preaching eh medyo pinupukpuk ka eh. Right. Okay? Kasi parang ampako eh. Hindi ka kikilos kung hindi ka pupukin. Amen? Ang salita ng Panginoon ay tinantulad sa mirror. Ang salita ng Diyos ay tinantulad sa seed. Isang seed, kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa kung wala nakikinig, nag-spreadsheet tayo, yes, nagsosaw lang tayo ng seed because the word of God is likened to a seed.
ang salita ng Panginoon ay tinulad sa isang water and be cleansed. Okay? Ang salita ng Panginoon ay nagtulad sa isang lamp, isang ilaw. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay nalitulad po sa sword. You have the word, sword of God. Okay? Ang salita ng Diyos ay nalitulad sa isang binto. More to be desired are they than gold. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos ay nalitulad sa isang kapangyarihan ng Diyos. Nalitulad sa isang pagkain. Meat, milk for the babes. Bread for the hungry. Meat for growing believers. Honey yeah. for desert. Okay, yan po yung salita ng Diyos. Amen. Alam mo mga kapatid, kapag ikaw ay merong salita ng Diyos, on. Kompleto po si Kristo sa iyo. Amen. Hindi ko ba alam na bawat pages of this book ay makikita natin si Kristo. Yes, bawat, bawat big libro from Genesis to Revelation, makikita mo si Amen. Kristo. In Genesis, tinawag si Kristo, the seed of the woman. In Exodus, tinawag si Kristo, the Passover lamb. In Leviticus, he's called the high priest. In Numbers, si Kristo po ay tinawag po siya the pillar by cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, si Kristo po ay makikita natin sa book of Deuteronomy, he is a prophet like unto Moses. In the book of Joshua, si Kristo po is the captain of our salvation. In Judges, si Kristo po, he is our judge and the lawgiver. In Luke, he is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, si Kristo po ay tinawag po the seed of David. In 1 Kings and Chronicles, si Kristo po, he is our reigning king. In Ezra, Jesus Christ ay tinawag na the faithful scribe. Si Nehemiah, tinawag po si Kristo doon, the rebuilder of everything that was broken. In Esther, he is the ever living and is our advocate. In the book of Job, he is our ever living redeemer. In the book of Psalms, Jesus Christ is our shepherd. In the book of Proverbs, Jesus Christ is our wisdom. In the book of Ecclesiastes, Jesus Christ is our meaning for life. In the Song of Solomon, Jesus Christ is the faithful to the bridegroom. In Isaiah, Jesus Christ is the Prince of Peace and Lord of Lords. In Jeremiah, Lamentation, Jesus Christ is called the Weeping Prophet. In Ezekiel, he is our glorious Lord. In Daniel, he is the fourth man in the fire furnace. Amen. In Daniel, in Hosea, Jesus Christ is our, is the faithful husband. In Joel, he is our outpourer of the Holy Spirit. In Amos, he is the burden bearer. Okay? In Amos, in Obadiah, he is our faithful judge and our Savior. Amen? In Jonah, he is the risen Savior. Man. In Nahum, in Micah, he is the ruler of the world from Bethlehem. In Nahum, he is our stronghold. In Habakkuk, he is the watchman. In Zephaniah, he is the mighty to save. In Haggai, he is the restorer. In Zechariah, he is the branch of David. In Malachi, he is the son of righteousness. In Matthew, he is the king of the Jews. Yep. In Mark, he is the servant of the Lord. In Luke, he is the son of man. In John, he is the son of God. Yep. In the book of Acts, he is our Savior of the world, the risen Lord. Amen. In Romans, Jesus Christ is the justifier of our faith. Amen. In 1 Corinthians, Jesus Christ is our resurrection. In 2 Corinthians, Jesus Christ is our comfort. In Galatians, Jesus Christ is our liberty. Amen. Jesus Christ is the head of the church, the body of Christ. In Philippians, he is our joy. Colossians, he is our completeness. First and Second Thessalonians, Jesus Christ is our coming King. And First and Second Timothy, Jesus Christ is our Redeemer.
Amen. Amen. If Philemon, Jesus Christ, our benefactor, in Titus, Jesus Christ is our blessed hope. In the book of Hebrews, Jesus Christ is our great high priest. In the book of James, Jesus Christ is the power of behind our faith. In 1st and 2nd Peter, Jesus Christ is our chief shepherd and the chief cornerstone. In 1st and 2nd and 3rd John, Jesus Christ is the truth, our everlasting life. In Jude, Jesus Christ is the foundation of our faith. And in the book of Revelation, I saw heaven coming down. And I saw the King of Kings and Lord of Lords. What you have left, when you have lost it all, you still complete. Kompleto ko yung buhay mo. Because you have Jesus Christ. Masabi sa Colossians, that in Him, that in all things He might have the preeminence. What you have left, when you have lost it all, you still have the perfect Word of God. Amen. Number three, you still have the abiding presence of Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Iwala ka ng lahat. Pero meron na nga ako sa iyo na Kristo. Amen. Nakailangan, hindi ka maiwala. Amen. Yes, Amen. Ang sabi ko sa Hebrews chapter 13, verse number 5. Hebrews chapter 13, verse number 5. Says in Hebrews chapter 13, verse number 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. What's this? For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Sa gitna ng bagyo ng Yolanda, punta kami doon, meron isang pastor na habang siya po, nalaitin mo si Quezon City, biglang nag-message sa akin. Hindi ko sa kilala, out of nowhere, biglang nag-message sa akin sa Quezon. Sabi niya, brother, I'm gonna give $1,000 for Yolanda. Oh, that's 54. Sabi ko, masaya ko na plano. Pupunta ako, maliit yun ha. So nag-raise ako, umabot ng 150 yung na-raise. Pumunta ako sa, nagsimula ako, nag-bindan ako kasi wala. Sira yung effort ng Tacloban. So, nag-Mindanao muna ako, going to, binaybay ko yung Leyte, and then, may pinito po ako doon, ang aming missionary noon, okay, Brother Rega, so, Butor, so sabi ko sa kanya, tanong-tanong tayo, nag-start kami sa Hernani, tanong kami, may Baptist Church po dito? Hanap kami, wala. Yung sunod na ba town? Hanap kami, meron pa nga kami napuntahan na isang town, mga kapatid, alulungkutin. Mag-asawa po sila, akala nila, dahil hanggang third story po yung building ng church, akala nila, masasave sila. Pero doon pa rin sila namatay. Sa third floor ng kanilang church building. So, lipat kami. At then, habang kami naghahanap ng Baptist Church, doon po sa base sa Kamar, lugar ng nanay ko, ay meron isang pastor na nagre-reklamo. Sabi niya, Panginoon, yung oras nila, habang naghahanap kami ng Baptist Church, sabi niya sa sarili niya, Panginoon, bakit ito ginawa mo sa lugar natin? Sira po yung church niya, nawala, may mga namatay ng mga miyembro, hindi niya nagre-reklamo siya sa Diyos, at habang siya nagre-reklamo sa Diyos, pumakalap ko niya sa pintuan. And then, binuksan niya yung pintuan, sabi niya, sino po kayo? Sabi ko po si Pastor Bobby Tulando, galing po ako ng Manila, naghahanap po kami ng Baptist Church, pwede po bang patuloy, sabi niya, pasensya ka na pastor, hindi kita ba, nakita ko yung bahay, wala na yung gilid ng pader, nabasak na, kalalagay lang daw ng bumong nakapatong, at umiir na medyo mamasama-sapay din yung mata. And then, nagpentuan kami, nagpray kami, and then, nalaman ko, nakapiliin din sa nanay ko, ang binibigay ko, 2,000, pagbibigay ko lang. Pero dahil kapilido ko, kapilido namin ko, dinagdagan ko ng tukin. Hindi ako fight. Nabuto sa kanya. So, pagpasensya niyo ng tukin, tulong po namin. Kung mag-review siya ng iya. At pinumpisa niya sa akin, sabi niya naman, Pastor, bago ka kumatok, tumagin, nagre-reklamo ang gusto niya. Pero hindi ko alam na magpapalala pa ng Diyos ng beso. Iyak sa nang iyak. Iyan mga kapatid,
Akala natin kapag iiwan tayo ng lahat, akala natin kinalimutan na tayo ng Diyos. Akala natin iniwan na tayo ng lahat. Akala natin pati si Kristo iniwan ka. Mm-hmm. Hindi po. Yes, sir. Amen. Hindi po magbabago yung trako niya sa'yo. Magbabago yung trako ng mga kapibahay mo, kaibigan mo, tiyakan mo, mayroon mo sa buhay. Pero meron hindi magbabago sa'yo. He will still remain faithful to you. Amen. The abiding presence of Christ, nananatili po ang ating Panginoon sa buhay mo. Ang sabi po sa Acts chapter 7, sabi sa Colossians po, sabi po Colossians chapter 1 verse 27. Colossians chapter 1 and verse number 27. It says in Colossians chapter 1 and verse number 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Amen. Yes. The hope of glory. Amen. Minsan tingin ka ng tingin, asa na yung kaibigan ko? Asa na yung mahal ko sa buhay? Asa na yung bahay ko? Lahat na wala sa akin, nakalimutan mo na meron dyan sa puso mo na hindi ka niiniwan at kailangan hindi ka niiniwan. Amen. Lord, the indwelling Christ Lord, in you. Amen. Sabi nga nung kanta, He walks with me and talks with me along life narrow way. Amen. Walang sandali sa buhay mo na iniwan ka lang. Never. Yes, sir. At walang mangyayari sa buhay mo na tatalikuran ka lang. Amen. What you have left when you have lost it, you still have our unchanging God. Amen. You still have the perfect Word of God. Amen. You still have the abiding presence of Christ. And last po, what you have left when you have lost it all, you still have, ito mo, you still have access to the throne of God. Amen. As sabi sa Hebrews chapter 13, let's look from Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 po. Hebrews, I'm sorry, Hebrews 4:16. Say so, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain. I want you to know the purpose of the throne of grace, that we may obtain mercy. Another reason why we still have access to the throne of grace, of the throne of grace, and find grace to help in time of need. Lahat magsasara na. Pero hindi magsasara yung program ito sa mga. Lahat mababankrupt na. Aaring yung pagdating ng panahon, katulad nung nangyari nung pandemic, nagkaroon ng lockdown. Wala, sarado lahat ng tindahan, sarado lahat ng grocery, wala kang mabilhan. Baka may mangyari pa ulit yan, baka mas worse pa makapalit. Pero thank God, magsasara ng lahat. Pero mananatili pa rin bukas ang trono ng Diyos. Amen. Para sa iyo at para sa akin. The Bible says, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Okay, why? I want you to know the word therefore. It is a conclusive statement. Let us therefore. So, bago lumitaw yung therefore, meron po ng first, meron po ng naunang mga statements. Bakit sinabi ng Diyos, let us therefore come boldly. As a verse, tingin yun sa verse 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ano ito mga kapatid? Si Kristo po, doon sa trono ng Diyos, hindi lamang alam niya yung nangyayari sa'yo, kundi nararamdaman niya. Okay? Iba kasi yung, di ba minsan kapag ka nagdadaan ka sa isang madilim na panahon na sandali mo, and then may lalapit sa'yo kaibigan, and then papayuhan ka niya ng kung ano-ano, and then sasabihin mo sa kanya, pare, hindi mo kasi naintindihan itong pinagdaraanan kong masakit eh. Hindi niya nararamdaman yung nararamdaman mo, lalat ko hindi niya na-experience yung na-experience mo yun. Ano ang pagkakaiba ni Kristo?
Yung nararamdaman mo na pain, nararamdaman niya. Bakit? Dahil nagkataong tao siya. Nararamdaman niya ang sakit. Nararamdaman niya ang say kalikuran ng kanyang mga disipulo. Nararamdaman niya ang say, wala ano po siya. He experienced everything. Kaya doon sa throne of grace, every time na ikaw ay umiiyak sa kanya, nararamdaman niya yung burden, yung heartache, nararamdaman niya yung pain sa buhay niya. That's why in verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ang sabi sa verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga minamahal, meron pong Diyos na nanatili po na bukas ang trono ng Diyos sa Philippians chapter 4. It's not the Philippians. Sabi sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse number 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer, okay? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano yung problema natin, mga kapatid? Hindi natin tinatap yung resources. Hangin natin lang ng Diyos. Let your request be made known. God wants to heal you. Pray. Huwag natin itapirin, ano yung Diyos pang ngayon ko, bakit ito natin? God wants you to pray for Him. And God is answering our prayers. Yung teaching ko, yung doctrine of yung teaching ko ng prayer, ito po ay pan-dispensational. Sa bawat dispensasyon, hindi po nagbabago yung turo po ng prayer na ang tao tatawag at ang Diyos ay sasagot. Hindi po nagbago yun. Tatawag sa bawat panahon, may mga taong tatawag sa Diyos at ang Diyos sasagutin niya yung tawag na yun. Pag lahat ng bagay na wala na sa'yo, iniwan ka na lang lahat. Nawala yung kaibigan mo, nawala yung mahal mo sa buhay, nawala yung bahay mo, nawala yung sasakyan mo, nawala na yung bank account mo, everything. What's left? Merong trono ng Diyos na handang makinig sa'yo. Amen. Merong trono ng Diyos na kapag lumapit ka sa kanya, amen, God will give you strength. Amen. God will comfort you. Amen. God will give you joy in the midst of that storms in life. What you have left, you still have. Not for the throne of God. You still have access to the throne of God. Alam niyo mga kapatid, sabi po sa Proverbs chapter 15, verse 8. Proverbs chapter 15 and verse number 8. Alam niyo ba yung prayer, mga kapatid? Gustong-gusto ng Diyos na gawin mo. Here we are, Proverbs chapter 15, verse number 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. What? But the prayer of the upright is His delight. Amen. Natutuwa ang Diyos na kapag ka ito ay nagpe-pray at lumalapit sa Kanya. Halimbakit kasi pag nagpe-pray ka, ibig sabihin, ina-acknowledge mo yung Kanyang pagiging Diyos. Amen. Pag lumalapit ka sa Kanya at nananalangin ka sa Kanya, ina-acknowledge mo yung total dependence mo sa Kanya. Amen. Na sa Kanya ka lamang nagdidepende. Pangatlo, kapag ka lumalapit ka sa Diyos, ang nakikita doon, yung idea na ikaw ay nag-ahampol at nagtitiwala na ang Diyos lamang ang makagagawa ng bagay na alam mo hindi mo kaya. Amen. Then kung kaya mo, bakit hihingi ka pa? Tama ba? Yes. So ibig sabihin, pag nag-pray ka sa Kanya, alam ng Diyos, beyond your limit yung hinihili mo sa Kanya. Yeah. Alam ng Diyos na hindi mo kaya. At siya lamang ang makatutugon na ito. Yep. Yeah. When everything is lost, come to God. Yeah. And pray to God. Makikita natin sa later part po ng buhay ni Job, pinirestore po ng Diyos ang kanilang minahal, ang bagay na nawala po sa Kanya. Pero kung isang song na kapagtutugon ko po sa inyo, yung did you ever talk to God? I hope not.
Have you told him all your cares? And rose every tiny little fear. He knows you can know he'll always hear. And he will answer prayer. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone. To him you don't have to pray out loud. To him he knows your thoughts. On a lofty mountain peak, word. It's true, you'll be strong because he walks with you. By his faithfulness he'll change you to God answers prayer. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there in a meadow by a stream. He's there anywhere. Sa gitna ng dilim na mangyayari sa buhay mo, wala yung material possessions in your life. Nawala, nawala ka ng trabaho, nawala yung bahay, nawala ka ng pera, iiwan ka ng mga kaibigan, nawala yung mga mahal mo sa buhay. What's left? You can kneel down and pray to God. And God will give you again a strength. God will give you comfort. Yan mga kapatid, nasabi ko nga kanina, one of the greatest pain in the ministry is yung mga taong minahal mo and then isirapin ka pagkatapos mong minahal, inalagaan. But one thing na nagbigay sa akin ng comfort is knowing that the throne of God, the throne of God is still open. Amen. Mawala ng lahat, I still have God in my life. Amen. Mawala ng lahat, I still have the perfect word of God. Amen. Mawala ng lahat. We still have the abiding presence of Christ. Amen. Mawala ng lahat. Bukas pa rin yung trono ng Diyos. At inaantay ka lang dumabi. Amen. Amen. At sabihin mo sa kanya, Lord, help me. Yes, sir. Lord, help me. Amen. Ibigay mo sa kanya yung burden. Ibigay mo everything. Huwag nating isipin na pagka nawala ang lahat ng bagay, wala nang natira sa iyo. Natira pa rin ito kay Joe. Yun yung nagbigay sa kanya ng strength. Yun yung nag-motivate sa kanya para magpatuloy siya mag-ikot sa kanya. Let's pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Minsan akala namin ang nagbibigay ng saya, nagbibigay ng purpose sa buhay namin, yung mga bagay na nakikita lang namin. Pero hindi namin alam na mawala man ang lahat ng ito. Salamat Diyos, manatili kayo Diyos sa buhay ng Diyos. Salamat sa inyong salita, mawawala ng lahat. Ang inyong salita will still remain in this world. Salamat Panginoon na hindi nyo kami iniwan. Your abiding presence. Ikaw ay naka-indwell sa aming puso. At lagi nyo kami sinasamahan sa gitna ng kagandahan, kasaganaan ng buhay at maging sa kaligitnaan ng kadiliman ng aming buhay.
kasama niyo kami, Panginoon. Sinasamahan niyo kami. At salamat, Panginoon, ano pa nang mangyari sa mundo ito. Bukas pa rin ang trono ninyo para kanila ba. Tama tayo na kapitid. Tama tayo. Bakit hindi natin pasalamatan ng Diyos ng libido ito? Ipamukulay ko si Pami. At sabihin ko sa Panginoon, salamat. Akala ko, pag nawala ng lahat, wala na akong pag-asa. Akala ko, pag ako ay nawala na yung strength ko, everything ay nawala na sa akin. Why don't you come, Panginoon? Ay, lahat ito kayo. Let's all rise up, please. And let's pray sa bawat isa. Pasalamatan natin ng Diyos. Purihin natin ng Diyos sa buhay natin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Salamat, Panginoon. Maka mangyari sa iyo yung nangyari kay Job. Pero one thing na naging blessing kay Job, he remained faithful. Praise God. Meron ba sa gabing ito, Lord? Ipinakumito ang buhay ko sa iyo na ano man ang mangyari. Katulad ni Job, I will remain faithful. Let me see those hands. Pray for me, Evangelist. Pray. Pray. God bless you. God bless you, sister. God bless you, Father. God bless you. Aking ako, mga kamay na ako. God bless you. God bless you. Come on. I will remain faithful to you. Kung wala man ang lahat, I will still remain faithful to you. Lord, thank you so much, O God, for this wonderful night that you've given to us. Thank you po sa mga pastors. Thank you po sa mga members, different churches, Panginoon, na rin. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa buhay ko nila. Yes. Habang kayo nakapigil, patawad po si Pastor. Hindi. Tuloy po tayo sa pananalangin, mga kapatid. Hindi ko po alam kung paano nangusap ang Panginoon sa mensaheng ito. Pero one thing is certain, wala kahit isa, ano bang bagay, material things ang pwede magpalayo sa atin sa Panginoon. Kaya sa apat na pangako, na napakinggan natin. We have a real, living God, an unchangeable God, we have the perfect Word of God. Meron tayo presensya ng ating Panginoon, and most especially, the access of His throne is always available. Hindi ko alam ang pinagdadaanan po ninyo. Maybe some of you may mga pinagdadaan ng problema, pagsubok, mga spiritual na kung saan sa tingin mo parang nanghihina ako. Oh, talk to the Lord in prayers, di aksidente mga kapatid, ang hindi kong narinig. And may nakumit mo, please, I am deception. Huwag kayong uuwi, huwag kayong aalis sa church na ito. And hindi kayo gumawa ng decision sa Panginoon. Let's continue praying the Lord. Long time.